Ayan ha, nagde-declare kayo minsan sa... Oo nga, ba't ngayon ninyo ginagawa? Palagay mo, palagay mo. Ano ang pure love para sa'yo ngayon? Sa totoo ha? Siguro yung pure love po, nakikita yun dun sa ano, yung kahit minamahal mo yung isang tao kahit walang kapalit. Kahit alam mo na masasaktan ka, kahit alam mo na wala naman siyang maibibigay na pagmamahal sa'yo, pero yung nagmamahal ka pa rin, binibigay mo pa rin lahat nang walang hinihingi kapalit. Siguro yun yung pure love. Yun yung parang nakukuha naman natin lagi sa parents natin, sa family members natin, yung unconditional love na minamahal nila tayo kahit minsan nasasaktan natin sila. Siguro yun yung mahirap hanapin sa isang tao, hindi mo talaga kadugo, kamag-anak. Yung ganung pagmamahal na walang hahanapin sa'yo in return or walang other intention. Kaya nga sabi ni scheduler, ayaw niya na ang luha ko manggagaling sa kamag-anak mo dahil okay. Kaya talaga hiya. Kaya dapat hiya. Ngayon, pakinggan natin kung ano ang definition ngayon ng pure love ni Joseph. Pure love? Hindi, para sa akin, ang pure love is it's about unconditional love. It's perfect example is God. That's pure love. Ay, sabi nga ka, yung ano, gusto ko first ka mo tungkol sa ano, pagiging tao natin. Yun nga po, unconditional love. Like, what our family does to us, our mom or dad. Diba, kahit na pasaway tayo, nandyan pa rin sila para sa atin. So for me, I think it's, yun ang pure love. Yeah, ikaw. Pure love. Pure love for me is, I think it comes in many forms. Pwede siyang sa family, like in family, actually sa trabaho rin natin. Tama, I agree with Alex. Not you find true love sa pamilya mo. Kasi wala naman silang hinihingi kapalit, pero ayun, binibigay mo sila ng buong pagmamahal. And of course, sa trabaho namin, ito sa pure love. I think it's pure love kasi behind the camera, it's not as easy as it seems. So, talagang buong puso namin binigay para mapaganda yung show to. Yes. Arjo, ikaw, your definition of pure love? Same. Pamilya din po. It's like when you're up, when you're down, when you have a problem, kahit kasalanan mo, they still back you up no matter what because they're family. For me, that's pure love. Yan, ikaw. Same din po. Unang-una, syempre, yung pure love na gagalingin sa family. Pero itong pure love team, naging second family ko na siya. So itong family na to, itong pure love po siya para sa akin. So direct, Miss Direct, direct ikaw. Pure love. Well, syempre, the obvious answer is family. Pero in terms of parang pinabigay ng cast and the crew and the production staff for this program, talagang pure love. Right. Even, pag nag-uusap-usap kami during breaks, laging sinabi sabihin namin sa akin, sabihin sa akin na, ano, mahal na mahal nila yung show na to, na makikita naman sa hard work na makikita nyo yung palabas ngayon. Lahat ng mga cast, lahat ng crew, lahat ng staff, writers, creatives, ano, lahat binigay nila. So, kaya natutuwa kami na sinabihan kami ng ganito magandang ano, response. O, oh, ayan, kota na ang family, saka workmates, sa ikaw, Matt. What's pure love for you? Pure love sa akin, siguro, ano, it's all about sacrifices. Mga ganun. So, kasi dun, para sa akin, dun pumapasok. Pag kaya mo magsakripisyo para sa isang tao, para sa kanina man, parang masasabi mo, dun pumapasok na yung pure love. Kasi marami kang pwede yung isacrifice, like, for your family, sa programa namin, alam namin na, ang dami sa amin, mga crew namin, kami, may mga personal lives kami na sinasacrifice din namin para mapaganda yung show, di ba? Alam mo yun? So, tingin ko yun. Makes sense. That's a good answer, sacrifice. Ana, ikaw? Syempre, una family talaga yun. Ito naman, Alice yan. And, mga kaibigan na sa character ni Jackie, nakita talaga yung importance ng friendship eh. With Diane and Jackie. And of course, Kaya, na kahit may nagawang mali, ganun, hindi mo pa rin mapipigilan yung sarili mo na kaibigan ko pa rin ito. Ayun, mga ganun bagay. Tsaka yung mga taong nasa likod mo na hindi mo naman alam na nagmamahal sa'yo. Ayun, sinusuportahan niya sa bawat gawin mo sa buhay. Aaron?
ayun, sa mga nasabi nila, nabanggit nila, ang pure love sa akin is yung family. At isa pa, true love ng family. So, yun. Okay. I'd like to acknowledge din yung iba pong part pa ng team ng pure love. Hindi, ano po. Siguro, nung nag-start pa lang po ako kasi, parang may mga taong hindi naniniwala sa kakayahan ko. Parang nung umpisa talagang, parang wala silang tiwala sa akin. Pagdating sa set, parang dalawang oras sila ako hinihintay. Hindi talaga ako maiyak. Siguro lang isa, nag-pray na sabi ko sa sarili ko, darating ang araw na gagaling din akong umiyak. Na may paghuhugutan ako ng mabilis. Hindi po siguro sa mga malulungkot na pinagdaanan. Tama nga talaga ang balita. Mabilis nga talaga ang umiyak. Yeah, pagsagot naman ng huling ano, ay yung isang ano. Oo, yung question. Po, yung pinakatumatak sa akin, parang hindi naman siya related sa personal life ko. Pero yung pinakatumatak, yung unang-unang pagsanib ko kay Kathy. Sobrang hirap na hirap po talaga ako noon. Di ba, Derek? Parang feeling ko hindi ko siya nagagawa ng maayos. Parang feeling ko noon, unang salita ko pa lang na pagsanib. Hindi ko nakuha si Alex agad. Parang hindi naman ito si Alex. Parang may ganon. So, buti na lang may natenga pa kami na taping. So, naaral ko pa po ng mabuti yung character. Hanggang sa nag-taping kami ulit, nagawa ko naman na po siya. So, thank ayun. You. Thank you. Yeah. Last question po, MJ. Pwede po sagutin ni Direk or anybody or yung from the production. Production. Kasi ang balita namin, parang maiiba yata yung twist nung ending nitong Pure Love compared mo dun sa original story. Ano ba, kasi inaabangan na rin namin kung ano yung mangyayari. Direk, will you be faithful sa ending based on the original? Actually, ang dami na lang tatanong yan. Medyo, mandami nang message na masaya sila that we're faithful to the original. Right. Pero, at the same time, magre-request na please change the ending. So, sa totoo lang, kailangan nyo abangan. Kasi even us right now, every day parang iniiba yung days 4 and 5. Parang, so kami rin, nakaabang din kami. May so, blessing po ba yan ng SBS? Yes, meron. Meron. So, from the start naman, naka-plot out na talaga kung anong mga mangyayari. Pero still, dinitweak pa rin ng mga writers. Even kasi we wanted, it's a Korean version, wanted to make it more Pinoy. Right. So, dapat abangan ninyo kung paano mag-i-end in a very Filipino way. Example na kayo, binanggit ni Yam, no? Yung hindi na tinanggal, hinatak yung oxygen, di ba? So, yung small little changes na we can expect in the coming weeks, no? In the next 2 weeks. Thank you, Dere. Nag-work hard lang po ako, nagtrabaho ko mabuti, nag-pray palagi, humingi ako ng guidance ni Jesus, na kung para sa akin ko talaga itong pinapasok kong trabaho. So, yun lang po, nag-sikap lang po ako, nag-aral ako mabuti. Sino pa nga sagot na? Alex? Direk? Ako siguro yung pinaka-matitreasure ko is yung buong project talaga kasi ito first. First drama mo, Alex? Sa ABS. Okay. So, tapos yung unit nila, Miss Jeannie, na nagtiwala sa amin. Yun yung hindi ko makakalimutan talaga yung project na to kasi yun nga, sa character, feeling ko kasi parang hindi naman ako lovable as Alex talaga yun. Pero parang yung kahit paano yung character ni Diane, parang ang daming naawa sa kanya nung nagpunta po kami sa States, sa LA, parang ang daming nagtatanong nung mangyayari. So parang yung sobrang yung connection nila dun sa characters namin dito sa Pure Love. So yun, the project talaga, I will treasure this. I'll never ever ever forget this project and of course the people behind it. It's a breath of fresh air for you, Alex. Sanay kami nakita ka bubbly, masaya, makulit, magulo. So ito, medyo iba yung nakita namin na Alex dito. Direk, you wanna add anything? This is my first teleserye. So, I'm lucky that this is the kind of project that na nagawa ko. Alam mo na iba siya, na hindi siya, kahit na remake siya, na somehow we were able to add a lot of new things to it. So, parang feeling ko ang swerte-swerte ko na it's pure love has given me a very good experience.
At saka aside from that, arami rin first of pure love, like si Ana Luna, first time niya sa ABS. Hindi po siya yung Ana Luna nung 90s, ha? Para po sa mga vlogger friends natin. Oh. So para sa amin lahat, maraming first for pure love. Correct. Sa tingin niyo, makukuha niyo yung ano yung luha na yon. In real life to. In real life. Okay. So as this is aside from family members, kasi yun yung rule, eh, di ba? Ni scheduler. Kanina niyo sa tingin niyo makukuha yung tatlong teardrop na yon. It's a nice question. Who wants to go first? Yung magaling umiyak, yan ikaw una. Sa tingin mo, kanino mo una makukuha yung ano? Hindi ka mag-anak dapat. That's the rule. Okay. Number one kay Miss Jeannie. Wow! Iiyak si Miss Jeannie for you? Number two kay Kuya Mark. And wow! Number three kay Ate Ro. Hindi, totoo to, ha? Yung totoo. Yung sa tingin yung ano, malapit na malapit sa inyo, na talagang pag nakita kayo... Hindi sila iiyak sa'yo talaga. Hindi, iiyak naman siguro. Do you have a significant other? Wow. Siguro. Yung tanong mo talaga yun. Si Kathy. Ay, talaga. Si Kathy, si Anna, and si Yao. Super naging close naman kami dito. So feeling ko naman, iiyakan naman nila ako pag naman kailangan kong kumulekta ng tatlong luha. Tatlong luha, oo. Ikaw, Aaron. Sino sa tingin mo? Aaron, ikaw. Sige, kayo mo yan. Kahit isa na lang, siguro. Hirap kasi pag tatlo, no? Kahit isa na lang, okay lang, isa lang. Okay lang, okay, sige. Kasi ang tagal, baka mamaya, ano na, bandila na, o shopping. Ako may... Arjo, ikaw. Yeah, yung friend ko si Jaime. Sabel? Sabel. No. Jaime, Brian Santos. Okay, yan. Yeah. Of course, Joseph. Ah. So, will you cry, Joseph? Or Arjo? Yang ikaw. Leia, sure. Leia. Yang ikaw, sige nga. Ako yung ano, best friend ko, si Michelle. Okay. And then, second is probably... hirap lang tanong ah. Siguro second is my future partner in life. Bawal. But I haven't met him yet. Ah, talaga? I haven't met him yet. We'll see. If I meet him, siguro. Yung dating na link sa'yo, iiyak kaya siya sa'yo? Mukhang hindi. Mukhang hindi talaga. Joseph, ikaw. Good answer yung mukhang hindi. Siguro number one si Arjo. Quits na kayo, ha? Okay na, ha? Tapos, yung tito ko siguro. Yung the one who drives for me. Ay, oo, bawal ka mag-ana. Huli ka doon. Siguro yung handler ko, si Tita Munch. Ayan. Dalawa lang, ha? Thank you, Dad. Ako kasi meron ako tatlong kaibigan outside showbiz. Siguro sila yung iyak sa akin. Kasi kung aasawa ko sa to? Lalaki, wala. Parang mamamatay ako. Parang makukoma ako for the longest time. Siguro. Gati, parang grabe yung tawa mo. Parang nag-enjoy ka nung na-realize mo na makukoma ako. So yun lang siguro yung mga friends ko. Oh, ito na. Matt, ikaw. Ako hindi ko alam kung sinong iiyak sa akin. Pero ako, dito sa mga talento, gaya yung sinabi ko niya, willing ako umiyak para sa akin. Aww. Oh, Ana, no? Si Ana naman, Ana. Ana. Wala po, siguro friends ko. Isa si Ingrid. Tapos, kung manggagaling dito sa Pure Love Cast, siguro si... si Yang, piling ko iiyak si Yang. Sige. Stood by you, no? Basta nandiyan siya lagi para sa akin, hindi niya ako niiwan. At kahit gaano pa siya ka-busy, kahit gaano pa siya kasungit, nandiyan siya para sa akin, para hindi ako iwanan sa pag may mga problema ako. At
siya din sumasagot minsan yung pag nahihirapan ako sa mga decision ko sa buhay. Right. Siya, nandiyan siya para i-guide ako. Mm-hmm. Diba? So, yun. Masasabi ko, yung pangalawang nanay ko na si Kate. Kate, kanyang handler. Direk, ikaw, na-miss ka namin. Sa tingin mo, Direk, sino? Hindi ako nag-isip kasi parang feeling ko Kaslan. Kaslan? Tama si Matt. You can't actually assume that who will cry for you. So parang itong viewer lang na to, it's an eye-opener na baka walang umiyak para sa sa'yo. So, ayun, yung parang you have to live your life as if pag umalis ka, you will be missed. Right. So touch the lives of other people talaga, no? Touch the lives of other people. Okay? Wala tayong additional questions, Flowell? Wala na? May tanong ako. Okay, ikaw pala. Okay, go. May tanong din ako. So paano nyo na mga na-discover nyo sa mga kasama nyo? Kasi usually, mga first-timers yung sila naka-work, di ba? So ano yung mga na-discover from Alex, Luyen, yung mga ganyan, with others? Kasi Arjo and Yam, di ba, from Dugong Buhay. Yung rest, iba na eh. Yung mga bago, like Laana. Yun. Mga learnings, mga na-discover. Wala. Tumahimik. So, sino ang hasagot ng question? Anyone. Okay. Learnings. Dito si Joseph, na-discover ko kasi nung una, parang tingin ko dito, parang pa-quiet, na pa-mysterious, na parang masyadong suplado, ganun. Pero ano pala siya, pag tumawa siya, parang baba, mas babae ko siya mag-tumawa. Ang taas ng tawa niya. Ay, talaga? Somewhere there. Tapos si Yen din, nung una kasi tingin ko parang ang tahi-tahimik niya. Right. Pero pag tumawa na siya, umiiyak pa siya. Kahit sa tawa, umiiyak siya. Umiiyak din siya minsan sa tawa. Kasi yung iba nakatrabaho na except si Anna, hindi ko kasi masyadong nakakaan. Pero si Anna, ano ba si Anna? Charming kasi si Anna. Kung ano yung impression ko sa kanya na, ay, ganun. Pagtulog ba si Yen, umiiyak pa din. There are times, okay. Pati yung bibig niya, pati yung bibig niya. Laway na yun, friend. Okay, sino pa? Sino pa yung may ano? Joseph, ikaw. Ako, sa kanilang lahat na lang, isa lang masasabi ko, lahat silang malakas kumain. Isama niyo na ako doon, kaya tumaba na rin ako dito sa show na to. Na-witness ko yun, kayong tatlo. Lakas na kumain. Yeah, ikaw, Arjo, kayo. What did you discover? Pass daw sila, pass. Ano na discover nyo? Matt, ikaw, ano na discover? Lalo na kay Alex, kasi si Alex ang madalas mong ka-excel. Oh. Ako hindi ko expected nung uta. Kasi dati, si Alex, kaibigan ko talaga. Tsaka sa TV5 nun, gumawa kami ng sitcom. Tapos, hindi, dito ko nakita yung Alex. Usually, workshop, di ba? Magkasama kami sa workshops. So, pagka, dito ko nakita yung, kung ganun pala siya kalalim. Yung pag sinabi mong minsan kasi parang nakikita ko 'di ba pag nag-uusap tayo sa dating minsan nararahatel siya dun sa ano sa scripts pero kaya binabasa niya pero pagka eksena na nakita mo siyang yung connect siya bigla yun nga yung sinasabi ni Direk na 51 tears at dire-diretso yun yung ganun siyang tao na ang bilis niyang connect sa eksena so isa siya sa mga ano sarang katrabaho na mauhugutan mo talaga. Sin Arjo, ikaw. Yeah, kay Joseph, since kapos ko nga. Of course, puro biro nag-start. Pero pag nag-take, minsan nahihirapan pa rin, pero we try to find our way to connect with each other. Tapos si Alex, of course, nung hindi ko pa nakikilala, of course, to me, she was funny. Her personality is really nice. So, nung na-excena ko siya, doon ko nakita yung lalim niya, na pag nag-tape or pag tinyan, tulad ng sinabi ni Matt, that's really true. Pag kumenek siya, it's really deep. Tapos right. Si Yen, napakahusay. So I have to say, napakahusay na ka-eksena. And of course, kasi kay Matt and kay Aram, hindi ka masyadong naka-eksena. Naging close kayo ni Alex sa kanil Joseph, no? Kayo yung tatlo. Alex, Arjo, Joseph. Yeah. No, question ko Arjo sa'yo, na-outgrow mo na yung crush mo kay Alex. Remember the pilot press con of Pure Love, you were very vocal, na-crush mo si Alex. Ngayon, friends na kayo, outgrow mo na ba yun yung pagkakaroon mo ng crush kay Alex? Friends na lang, parang ganun. Hindi. Hindi yung outgrow. Ah, it's still there. Wow. Ganda ha? Pero mas yun nga, mas nag-bring yung friends. Paano mo na-sustain yun? Paano na-sustain, no?
There's nothing bad about her, so I guess that's what kept it there. Wow! Ayun po kayo, napakali po yung hair ni Alex. Okay, dahil si Arjo ang huling nagsalita, meron tayong gift for Arjo. Wow! Meron tayong thank you. Pa-birthday! Birthday ni Arjo mo tomorrow! Thank you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, sindihan natin yung kandila. Okay. Uiyak naman. Yes. Yan, yan. Wait, kailangan ko nag-cue para yung cameras. Ready? 1, 2, go! Yay! Happy birthday, Arjo! Your birthday wish? My birthday wish, yes. Honestly, is sana tumama yung ratings namin ng finale. Wow. And of course, wala, just for us to end happy and the friendship will always be there. That's what I'm wishing for. So. Sagutin ka ni Alex. Is that a wish? Can be. Can be! Thank you, Arjo, happy birthday! Thank you. Let's, okay, pa-invite na tayo sa cast. Please invite everybody. Why should we watch the next 2 weeks or the last 2 weeks of Pure Love? Ana, ikaw na mag-start? Ayun po, abangan niyo po yung mga mangyayari sa next 2 weeks ng Pure Love kasi may mga kanya-kanyang pasabog po yung bawat characters namin dito. So yun, abangan niyo po. Aaron? Yan, mga kapamilya, abangan niyo po ang aming last 2 weeks ng Pure Love. At gaya po ng sabi ng ating mga writers, marami pa pong twist ang mangyayari each characters. So, kaabang-abang po, kaya yun, patuloy niyo po kami supportahan. Thanks, Aaron. Matt, scheduler? Ayan po, salamat po sa pagpunta niyo po ulit. At ayan po, subay po niyo po ang Pure Love, syempre po. At umaating ka po 2 weeks po ito para sa inyo. Salamat po. Last 2 weeks na po namin. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta. Siyempre, gaya po na sabi nila, marami pa pong kailangan abangan. Ang tanong nyo kung ano nga bang mangyayari dito kay Dayan. So, yun po. Maraming salamat. Arjo, the birthday boy. Yes, of course, as sinabi nga nila, abangan. And of course, abangan nyo kung gano'ng kahusay ang lahat. Nung bigyan nila ang kulay, ang each and every character dito sa Pure Love sa last 2 weeks. Ang dami kong pasabo. So, yun po. Sana po abangan nyo from the start until the end. Of course, maraming salamat sa mga hindi bumitaw. And yun na nga po, last 2 weeks and I hope you guys enjoy. So, yun po. Good po tayo. Puro pasabog, ha? Abangan namin yan direct, ha? Explosions. Yam! Yes, last 2 weeks na po to. So, this is not your typical teleserye. So, after the show, talaga may maiiwan sa inyo na aral. So, right. Yun dapat ang dapat nating abangan. So, something to think about after. Thanks, yeah. Joseph. Yes, once again, gusto ko po ngayong pasalamatan sa lahat ng tumutulong sa Pure Love, sa pag-spread ng mga good things about it. Thank you so much sa support ang binibigay niyo at abangan niyo po syempre ang pasabog namin dito sa Pure Love. Ayan na naman, Joseph! Yes, so abangan niyo po ang twist. Sobrang ganda nito. So, yeah. Kathy. May pasabog ng character mo. Wow! Ito rin eh, Yvonne. Kathy, go. Yon, maraming salamat po talaga sa lahat ng mga sumusuporta po sa Pure Love, lalo-lalo ng mga bloggers, press people, maraming salamat po. Ito nga yung sinasabi namin sa, ano namin, teaser namin. The beginning is, the end is just the beginning kasi sobrang dami po talaga pasabog. Yeah, sobrang grabe. Solid talaga. Ibang mangyayari po sa inyong 2 weeks. And, gusto siguro din po lang hindi niyo makakalimutan na lalong. Pero yung tawa niya, narinig ko nga yung mataas. Taas talaga. Thank you. Okay, before I ask Direk, I just wanna say that this is a breath of fresh air project because nakita niyo po yung cast, ang babata.